ang kanilang mga awitin ay nagpakiliti, nagpaindak at nagpakirot sa puso ng mga Pilipino, lalo na sa masa. Sila ang mga hari at reyna ng novelty at jukebox songs noong 1990s at 2000s. Kamusta na kaya sila? The Philippine Showbiz List presents 90s and 2000s jukebox and novelty singers. Where are they now? Bago natin simulan ang listahan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Sinong sikat na female singer ang kumanta ng hit single na Bakit Pa? Malalaman mo ang sagot mamaya. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. April Boy Rihino. Si April Boy ay ang nagpasikat sa jukebox songs na Paano ang Puso Ko, Umiiyak ang Puso at Di Ko Kayang Tanggapin noong 1990s. Bumalik si April Boy sa Pilipinas noong 1993 kasama kanyang mga kapatid na sina Vinco at Jimmy at bumuo ng musical group na April Boys. Naging sikat noon ang kanilang debut single na Sana'y Laging Magkapiling. Noong 1995 ay umalis si April Boy sa grupo at nag-pursue bilang solo artist. Ang kanyang first album ay ang Umiiyak ang Puso noong 1996 at nakapag-sold ng units na 120,000 at triple platinum ito. Ang single din ito ay nanalo bilang Best Country Ballad Recording sa taon na yon sa Awit Awards. Pagkatapos ay nag-migrate siya sa US at bumalik sa Pilipinas noong 2015 upang bumalik sa music industry kasama ang kanyang album at bagong music company sa GMA Records. Pumanaw si April Boy noong November 29, 2020. Renz Verano. Si Roger Lorenzo Verano Mendoza o mas kilala bilang Renz Verano ay unang lumabas sa OPM music scene noong 1990s dahil na rin sa kanyang distinctive soulful vocals. Simula noon, nag-release siya ng total na 10 albums at nagkaroon ng maraming hits na kilala ng mga tao hanggang ngayon. Ang mga sikat na mga recording ni Renz ay ang Remember Me, Lorena, You and I, at Ilang Taon Akong Umaasa. Lahat na kanta na nabanggit ay may distinctly Filipino blend ng kundiman at pop rock. Sumali rin si Renz sa First Minus One National Singing Competition at pinanalo niya ang grand prize. Nakatanggap din siya ng dalawang Awit Awards for Best New Male Performer at Best Country Ballad Performer. Maliban sa kanyang music career sa Pilipinas, si Renz ay nagkaroon ng blockbuster concert sa abroad gaya noon sa Hong Kong, Taiwan, Israel, Hawaii at Australia. Noong 2015 ay nag-cast siya bilang Kiel sa Pinoy hit comedy musical na Rock of Ages na pinoduce ng Philippine Education Theater Associations. Kamakailan ay sumali din siya sa The Masked Singer Pilipinas at sinuot niya ang maskara ni Aspen. May Rivera. Si May ang nagpasikat sa kanta na Aray, ang double meaning song na sumikat noong early 2000s. Muling lumabas sa telebisyon at nakita ng publiko si May nang nag-guest ito sa Tonight with Arnold Clavio kasama sila Renz Verano at Selena Sevilla. Mystica. Si Mystica na may totoong pangalan na Ruby Rose Mawanay Villanueva ay tinawag na Split Queen at Rock Diva of the Philippines. Ang sexy performer na si Mystica ay umaarte din at lumabas sa Kirido noong 2014, The Oragons noong 2002 at Ang Probinsyano noong 2015. Kinasal si Mystica kay Run Kulong noong September 2005 at muling ikinasal noong April 2013 sa kanyang boyfriend na si Kid Lopez. Maraming kontrobersya ang kinasangkutan ni Mystica. Isa na rito nang sinampahan siya ni Arnel Ignacio ng reklamo dahil sa pagmumura niya sa Pangulo noong May 2020. At ang latest issue niya ay nang naghayag na kanyang concern si Mystica tungkol sa trato o mano sa kanya sa lock-in taping ng upcoming Kapuso show na Oh My Love. Kabilang dito ang pagsishare nila ng kwarto ng co-star niyang si Kiray Celis. DJ Alvaro. Si DJ ang singer na nasa likod ng OPM hit song na Ang Tipo Kong Lalaki. Sa report ng ABS-CBN News noong 2012, ay masaya itong kasama ang kanyang man of her dreams. Sa kanyang interview noong 2012 ay sinabi ni DJ na kanyang partner ay hindi tulad sa lalaki na dinescribe niya sa kanyang hit song. Sabi niya na hindi naman ito bastos, ay maginoo naman ito. Sinabi rin ni DJ na kanyang partner ay mas bata sa kanya at hands-on sa kanilang unang anak. Galing
sa kanyang tomboyish image nang ito ay nasa limelight ng showbiz, ngayon ay masaya ito bilang dedicated mom. Anya, mahirap na masarap pala maging ina. Kapag nakikita mong gumingiti, nakikipag-usap sa'yo yung baby, grabe as in, ang saya-saya. Lito Camo. Si Lito Camo ang halos sumulat sa mga novelty songs na narinig natin noong era niya. From 88 to Boom Taratarat, ito ang mga kanta na pasalamatan natin kay Lito Camo. Si Lito Camo ay naging songwriter ng maraming taon, ngunit mas sumikat noong panahon ng early 2000s at kadalasan hindi siya ang kumakanta ng mga kanta na na-compose niya. Believe it or not, si Lito Camo ay nakakuha ng inspiration galing sa album ng Eraserheads. At kung pakikinggan natin ang kanyang kanta na Kung Ikaw, maririnig natin ang pagkakatulad. Tumakbo ng pagka-mayor sa Bungabong Oriental, Mindoro noong 2016 si Lito, ngunit natalo ito. Naging regular si Lito Camo both on stage and off stage kay Willie Revillame noon sa Wawa Win dahil na rin malapit silang magkaibigan ni Willie ng maraming taon. Jessa Zaragoza. Kilala si Jessa bilang ang phenomenal diva at jukebox queen ng 90s para sa kanyang album na Just Can't Help Feeling noong 1997 kasama ang kanyang career single na Bakit Ta kung saan naging number 1 ballad sa Pilipinas at top 40 hit noong 1997 to 1999. Ang kanyang album ay naging certified platinum. Noong 2008 kinanta ni Jessa ang revival ng Didith Reyes hit song na Bakit Ako Mahihiya para sa critically acclaimed series na Eva Fonda na binidahan ni Christine Reyes. Noong 2009 ay nag-release si Jessa na kanyang album na Jessa Sings the Great Musical Icons. At noong 2012, sa ilalim ng GMA Music ay nirelease ni Jessa kanyang 7th album na may title na Pagwala Na Ang Ulan. From 2012 to present, palaging makikita si Jessa sa weekly comedy show na Pipito Manoloto bilang Didi. Willie Garte. Si Willie Garte ay ang Filipino singer at songwriter na sumikat noong dekada 90. Hindi makakita si Willie dahil nabulag siya noong 3 taong gulang pa lang dahil sa tigdas. Siya ang nagpasikat sa mga kantang bawal na gamot na Saan ang Liwanag at Kay Lupit ng Tadhana. Under siya noon sa Universal Records at nagkaroon siya ng isang album na Nasaan ang Liwanag na nagkaroon ng double platinum. Na-feature ang buhay ni Willie sa GMA 7 sa Magpakailanman at ginampanan ni Ariel Rivera. Namatay si Willie noong September 1998. Lloyd O'Malley. Si Lloyd O'Malley ay tinawag noon ng Michael Bolton of the Philippines dahil may resemblance ang kanilang mga boses. Si Lloyd ang nagpasikat sa kanta na Bakit Kung Sino Pa na naging dahilan na kilala pa rin siya ng mga tao kahit inactive na siya sa showbiz. Nakagawa rin si Lloyd ng maraming solo concerts dito sa Pilipinas at lumabas sa mga variety shows at TV guesting at bilang guest sa mga major concerts ng sikat na mga singers. Si Lloyd ngayon ay nakatira sa Japan at occasionally nagbibisita sa Manila from time to time. Narinig ulit ang pangalan ni Lloyd nang lumabas sa tabloid na siya at ang kanyang pamilya ay COVID positive o mano. Dininay ni Lloyd ang balitang ito. Kasama na rin ang statement na quoted sa article. Bayani Agbayani. Si Bayani ay nakapag-release ng 3 album at nagpasikat sa kanta na 88, Tararajin Putpot at marami pang iba. Lumabas si Bayani sa maraming comedy movies gaya ng Pera o Bayong, 88 Pamela Mela 1, Kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. at sa noontime shows gaya ng Magandang Tanghali Bayan. Noong 2012, naging homestay si Bayani ng TV5 at bumalik sa ABS-CBN noong 2015 na naging co-host sa segment ng It's Showtime na My Funny One. Noong ring 2017, ay naging si investigator si Bayani sa Philippine edition ng mystery music game show na I Can See Your Voice. Ngayon ay kasama si Bayani sa Lunch Out Loud, ang bagong noontime show sa TV5. Vong Navarro. Kasama si Vong sa dance group na Street Boys. Si Vong ang nagpasikat sa mga kanta na Totoy Bibo, Don Romantico, Pamela, So Papa Palicious Man at marami pang iba. Nakatanggap rin si Vong ng mga awards gaya ng Anak Bata Awardee, Best Reality Game Show Host at Best Male TV Host ng Yahoo OMG Awards Philippines. Si Vong ngayon ay isa sa mga host ng ABS-CBN Noontime Show na It's Showtime.
si Lina Sevilla. Si Selena ang nagpasikat sa kanta na nilunok ng lahat ang kanta tungkol sa paglunok ng kanyang pride. Sumikat si Selena noon at nawala lang ng bigla kalaunan sa limelight ng showbiz. Despite sa kanyang kanta na double meaning at kahit sinabi niya noon sa kanyang interview na women are for men, ay sa huli ay inamin niya na siya ay isang lesbian at nagpakasal sa kanyang partner na si Lalen Calayan noong 2010. Angelica Jones. Si Angelica B. Alarva, o better known as Angelica, ay ang singer, actress at politician na nagpasikat sa kanta na Miss Flawless, ang kanta na sinabing the most self-serving novelty song. Ngayon ay si Angelica isang board member representing the 3rd District ng Laguna. Si Miss Flawless ngayon ay Miss Politics na. Sa lahat ng mga singers na nabanggit, sino ang pinaka-idolo mo? Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!